Hi, my name is Herbert Flores from IamHerbertFlores.com. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ba i-promote yung product or yung business mo online. In this video, I'll share to you how to promote your product or your business online. So our goal for today is to generate more leads and convert them into buyers to make money. So right now, nasa pandemic crisis tayo, marami mga business sa ngayon ay sarado. Dahil hindi sila makapag-operate. Kaya ano bang much better na gawin ngayon? Kailangan nating gawin yung business natin through online. Kaya sit back and relax. Panoorin mo hanggang matapos itong maiksing video na to. So, let's get started. So, before we start, let me give you some idea. If you are new with online marketing, okay, you are on offline marketing, so the operational cost is too high, right? So, napakalaki nung ginagastos natin kapag yung traditional yung pagmumarket natin or yung offline marketing. Tapos, limited pa yung audience. At kailangan mo dito ng mass approach. And number four, you can encounter some difficulties on measuring effectiveness and your ROI. So, napakahirap nito masukat. Okay, kung effective ba yung ginagawa mong marketing strategy. So, malimit kasi na traditional na marketing strategy na ginagawa natin is kapag may bagong bukas na mga mall or supermarket sa isang bayan, di ba, is naglalagay tayo ng mga tarpaulins, ng mga billboard, di ba, namimigay tayo ng mga flyers. Then, may encounter din natin yung short ROI kapag hindi tayo kumita, di ba. So, hindi natin ma-achieve agad yung pinapuhunan natin. Tapos, makaka-encounter tayo dito ng short-term impact. Tapos, napakahirap din i-modify yung ginawa nating marketing strategy. So, ito yung mga may encounter mo kapag ka ginagawa mo yung offline marketing. So, unlike sa online marketing, you need only a very low cost sa marketing strategy mo. So, maliit lang yung puhunan na kailangan mo para dun sa pagmamarket sa business mo online. Then, maganda rito, meron kang worldwide audience, okay? So, anywhere in the world, so you can get leads, you can get customer. Yung advantage nito, you can target your customer. So, you can get a targeted approach. So, dahil sa online marketing, so dito, pwede mong matarget kung sino gusto mong makita ng product mo. Okay? Unlike dun sa offline marketing, right? So, dito sa online, pwede mong ma-filter. Lalo na kung gagawin mo yung Facebook ads, so pwede mong ma-target yung target audience mo. Okay, kung ano yung age, ano yung area na gusto mong i-target, so pwede mong gawin dito sa online. So, long-term yung impact niya. Lalo na kung gumagawa ka ng mga content, okay, so pwede siyang mag-viral. Kasi, kapag nakita nila yung product mo, napakaganda, di ba? So, pwede nila itong ikwento, pwede nilang i-share yung content mo online. So, hanggang mag-viral yung content mo online. Then, it's easy to modify. So, example, yung marketing strategy mo or yung campaign mo, hindi siya nagko-convert, so madali mo siyang i-edit, okay? Or magawa ng paraan. So, yun yung kagandaan ng online marketing. Here are the tools that you need to start online marketing. You need an internet connection, okay? Then you need a PC or you need a laptop or you need also a smartphone. So, bakit kailangan mo ng computer, ng laptop para mas madali mong magawa yung mga gagawin mo online. Okay, yung mga marketing materials mo, mga campaign mo. Okay, so smartphone, so kailangan mo ito sa pag-communicate sa yung mga client. So, minsan kasi may mga client na gusto nila is makausap mo sila, lalo na kung nasa mga local businesses ka. So, example, yung mga events, di ba? Or nasa coaching ka, so kailangan mo talaga ng smartphone. Then, kung meron kang digital camera, or meron ka pang puhunan pag-invest sa digital camera and tripod, much better. So, kasi kakailanganin mo ito, lalo na kung may mga product ka, di ba, na kailangan mong ipakita, so kailangan ma-picturean, kailangan maganda yung quality ng mga images mo. And then, kailangan mo rin gumamit ng mic and yung headset. Okay, kung gagawa ka ng mga content, or kailangan mo, kung teacher ka, kung nasa business ka nung pagtuturo, di ba? So, kailangan mo ng magandang audio, okay? Kailangan mo ng headset. Kung wala naman, pwede mo gamitin yung smartphone mo.
And advantage din kung kaya mo mag-invest dun sa tinatawag nilang website. So, yung domain and yung web hosting. So, sa online kasi, advantage kung meron kang sariling website. Lalo na kung meron kang e-commerce, di ba? So, yung target mo is makabenta ka worldwide. So, bibili sila dun sa website mo. Di, kailangan mo rin yung tinatawag na ano, yung autoresponder. So, autoresponder, ito yung software online na kung saan gagamitin mo to for email marketing. So, ito yung automated na sumasagot or nagpa-follow up doon sa mga client mo online. So, pwede ka mag-broadcast ng yung message sa mga client mo. Okay? Di, kailangan mo rin yung tinatawag na WordPress site. So, gagamitin mo tong WordPress site sa mga pag-update, sa product mo, kaya paggawa ng mga article, ng content, okay, for blogging, and also magagamit mo to kung target mo yung tinatawag na search engine, okay? So, pwede lang ma-search yung product mo through Google. And then, kailangan mo rin ang tinatawag na yung video editing software. Okay, lalo na ngayon, napakamahal nung pagpapagawa ng mga video commercial. So, most of the people kasi gusto nila yung video. So, para mapanood nila, makita nila yung demo ng product mo, okay, mga review videos. So, kailangan mo to sa business for video marketing. So, here's how the system works. So, step one, you need to choose the product you want to promote or services. Then, step two, you need to choose the traffic source you want to use. So, mamaya ipapakita ko yung mga traffic source na pwede mong gamitin para may promote mo yung product. So, after you choose, you can now go to step three. Ito yung tinatawag nating pag-create ng campaign. So, you need to create a campaign or your content. Kung ito ay isang image, video, PDF, or presentation, or PowerPoint presentation. So, any files na pwede mong i-share o bigay doon sa magiging leads mo or client mo. Until such time na magustuhan nila yung product mo dahil doon sa ginawa mong campaign or content. Okay? Dahil doon sa ginawa mong campaign or content, ngayon mako-convince na sila. So, pwede na silang mag-inquire sa'yo until ma-close mo yung sale. Okay? So, you can now start making money online. So, meron dalawang paraan para makakuha tayo ng traffic. There are two ways to get traffic. Number one, ito yung tinatawag nating organic or free advertisement. And number two, yung paid ads or feed advertisement. Ano ba yung organic? It's a kind of traffic you send to your website by any means, whether it's through the search engines or using guerrilla tactics. Free traffic usually requires lots of time. So, kailangan mag-invest ng maraming time talaga dito. Pero worth naman kapag ka ginawa mo tong organic na to. So for example, yung pagpo-post sa mga social media sites, di ba? Sa Facebook, sa mga Facebook group, so uploading YouTube videos, Instagram, and also pwede mong gawin ngayon yung trending, di ba? Yung TikTok. So pwede kang sumayaw-sayaw, then dinidemo mo yung product mo. So pwede yun. And also you can create articles or blog posts sa yung WordPress website, okay? So meron din naman mga libreng site na pwede kang gumawa ng mga blog. So, tulad nung blogger.com, yung Blogspot. Okay, then you can post also some ads sa mga pre-classified ads website. So, marami to. Okay, so search mo lang to sa Google yung mga classified ads website. And number two, dito tayo yung sa paid ads. It's the traffic that works almost instantly. So, mabilis siya. In just 30 minutes, pwede kang makapag-set up ng yung campaign through paid ads. So, meaning there's no waiting period for traffic to kick in. So, for example, so marami din mga website na nagbibigay ng mga slot sa mga banner ads, okay? Or advertising space sa kanilang mga website. So, halimbawa kay Google Ads, so pwede kang gumawa doon nung banner ads, so kaya sa mga sikat ng mga news website. Or pwede kang mag-set up ng Facebook ads, also Google Ads, or YouTube ads. So, marami pa mga paid ads, pero ito yung mga basic na ginagamit ko at mas effective sa ngayon, okay? And best recommended, now if you have money, so you can use your money, okay, on paid advertising because this is the quickest way to go. But we want to keep your online marketing relatively low cost. So, kung nagsisimula ka pa lang sa online, ayaw ko na gumastos ka ng malaking pera. So, kailangan, maaari ka muna magsimula doon sa guerrilla methods, okay? Yung nga, yung pre-traffic. Then, never depend on one traffic source. Just like how you do, don't put all your eggs in one basket. So, yung problema kasi dito, yung mga iba, nagpo-focus lang sa Facebook. Okay, minsan sa Facebook ads lang. So, nagkakaroon sila ng problema. Ang maaari mo kasing maging problema sa Facebook ads, so, maban yung account mo.
at lalo na yung competition din. So depende rin doon sa budget na ilalaan mo. So right now kasi mas priority ni Facebook yung mas malaki yung budget sa Facebook ads, okay? So I recommend you must have the following. So number one, kailangan mo ng Facebook account kung bago ka pa lang online. Kailangan mo rin mag-create ng Facebook page. Kailangan mo rin mag-create ng Facebook group. So makakatulong to sa business mo. Primarily kung gusto mo makatipid, okay, sa pagpopromote mo online. Then, kailangan mo ng WordPress site. So, I highly recommend na magkaroon ka nito, okay? So, effective to guys. So, ito yung mga tools na ginagamit ko right now, okay? Ng mga asset ko online para makakuha ng mga sales online, okay? And number four, yung YouTube channel. So, yun, so pwede kang gumawa ng mga content mo, ng mga review videos, ng mga promotional videos, okay? Ng mga live videos, live stream videos about your product or opportunity. Pwede mong gawin sa YouTube, okay? Even sa Facebook. Mag-Facebook live ka. So, ito yung basic na mga kailangan mo. So, ito naman yung statistics ng mga traffic sources based dun sa mga businesses na ginamit nila yung mga iba-ibang klaseng traffic source. So, kung titingnan natin dito, sa free traffic, 30.3% yung mga gumagamit or yung effectiveness niya. Then, yung organic search nasa 51.1%. Okay. Then yung true referral nasa 2.6. Ito yung pag-refer ng mga customer then by referring people. So organic social, ito yung mga organic content sa ating mga newsfeed, sa Facebook. Then direct marketing, ito yung so ito naman is 6.6%. And also yung email marketing, so nasa 3.1%. I hope na meron kang napulot, okay, meron kang natutuhan dito sa mixing video na to. So stay tuned on my next video dahil pag-uusapan naman natin yung Facebook marketing. So if you have some question, you can comment below. Okay, so thank you for watching and God bless.